Sa pong mabihayang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga mahal naming Facebook viewers at TFTD followers. Yan, bago po ako magsimula sa ating pagninilay, ito pong mga susunod na araw, iba't ibang pari po ang makakapiling natin sa Thought for the Day, sapagkat si Bishop po ay simula kahapon ay nagpapa-retreat sa mga mungha namin dito sa Marinduque. Kaya sa malamang po sa Sabado pa ulit natin makakasama si Bishop para po sa Thought for the Day. Pero ganun pa man, at kahit maulan, yan, tuloy pa rin po ang ating pagninilay. At para po sa tanong natin sa ating pagninilay ngayon sa araw na ito, ang ating simpleng tanong ay, paano ba tayo magiging handa? Ito ang ating katanungan, sapagkat sa Ebanghelyo po natin sa araw na ito, ang title sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, mga talata 35 hanggang 38, ito yung tungkol dun sa mga aliping laging handa. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, maging handa ang kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Ang kapatid, isa lang naman ang ibinibigay na isang mahalagang paalaala na ang buhay natin talaga ay isang buhay ng paghahanda. Ano po? Paghahanda sa mga darating na hindi natin inaasahan. O pwede rin namang paghahanda sa mga inaasahan nating darating. Tulad ngayon, may bagyo, matagal nang inaanong sa pag-asa na mga ilang araw pa bago ngayon ay may dadating na bagyo, si Pipito. Kaya nagpapaalala ay para tayo maghanda, lalo tigit sa mga lugar na tatamaan o dadaanan ng bagyo. At siyempre, may mga iba pang bagay sa mundong ito na pinaghahandaan natin. Yung ating pagtanda, yung ating mga pagkakasakit, at marami pang iba. Pero alam niyo mga kapatid, there is one ultimate reality that we have to prepare for. Alin ito? Yung paglipat natin o pagtawid natin doon sa tahanan ng ating Diyos sa langit. Ano, yun ang sa palagay ko at mahalagang lagi nating tatandaan, that it's the ultimate thing na dapat nating paghandaan talaga habang tayo nandito sa lupa. Ano, kailan dadating? Well, hindi tayo sigurado. Ano? We may have predictions, pero hindi natin sigurado kung kailan dadating, kung kailan tayo haharap sa ating Diyos na lumika sa atin. Kaya nga, sapagkat hindi natin alam, mahalaga yung paghahanda. Ngayon, pupuntahan natin yung tanong natin, paano ba tayo maghahanda? Simpleng bagay lang po, tatlong simpleng bagay ang napakahalaga na lagi nating tatandaan when it comes to preparing ourselves to face our Lord at the end of our life. Una, simple lang ito, pagsikapan natin po laging gumawa ng kabutihan. Ano po? Baka tayo maabutan na hindi mabuti ang ginagawa. Sayang ang biyaya. Kaya mga kapatid, sa bawat araw, sa bawat saglit, sa lahat ng ating ginagawa, pagsikapan natin, we always do the good things. Ano? Lahat ng mabuti. Ikalawa, paano naman tayo gagawa ng kabutihan? Siyempre, ikalawa, dapat natin laging iisipin na sa lahat ng ating gagawin, siya muna ang ating isipin. Ang Diyos muna, we do it all for the glory of Him who created us, who gave us life. At all for Him na haharapin natin sa katapusan ng ating buhay dito sa mundo. Ano? Alam nyo, kapag Diyos laging nasa isip natin sa lahat ng ating ginagawa, sigurado po ako, lahat ay mabuti, lahat ay maganda, lahat ay makakabuti sa ating ginagawa. Ano po? At patatlo, kung ang ginagawa natin ay mabuti at ang lahat ng ginagawa natin ay Diyos munang inuuna natin, sigurado po ako, lahat ng gagawin natin ay nasa diwa ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Sigurado po yan. Ano? Kapag yung tatlong yun ay magkakasama, sigurado lahat ng ito. Ang lahat ng bagay na gagawin natin, ang iniisip natin, ang sinasabi natin, ang ikinikilos natin, maging ating pakikitungo sa ating kapwa, lahat ng ito ay nasa diwa lagi ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. So mga kapatid, paano ba tayo maghahanda sa pagharap sa ating Panginoon? Yun lang. Tatlong bagay. Gawin ng mabuti, Diyos lamang lagi, at ang lahat ng gagawin ay nasa diwa ng pag-ibig at malasakit sa ating kapwa. With all of this, I'm sure, mga kapatid, sa pagharap natin sa Diyos, lagi tayong handa. At sabi nga sa Ebanghelyo, anumang oras siya dumating sa ating buhay,
maabutan niya tayong handa sa ating pagharap sa Kanya. Okay po? So itong ating simpleng pagninilay para sa araw na ito. At babalik po tayo sa ating mga pagbati ngayong araw na ito. Minabati po natin ang maligayang kaarawan ng mga kapatid natin sa Apostolado ng Panalangin, sina Concepcion Malagutnot, Irene Felizar, Veneranda Olavides Milagros Abdon, Maggie Agiflor. Happy birthday po sa inyong lahat. At ganoon din po sa aking classmate, isang head ng spiritual directors sa Our Lady of the Most Holy Rosary Seminary, si Father Monmon Amado. Classmate, happy birthday. Baka naman makapagpadala ka dito ng chicken joy. Yeah. At ganoon din ang aking pinsan, si Ate Ruth Magkamit Herrera na nasa New Zealand. At ganoon din, happy birthday kay Robert Triblesa at kay Edriel Vance ng HIPS at isa sa mga active youth ng Holy Cross Parish, kung hindi ako nagkakamali. Ano po. So, happy birthday po sa inyong lahat. At katulad ng lagi sinasabi ni Bishop, kasama po kayo sa Mass Intentions mamayang 11:30 AM Mass. Okay po? Happy birthday muli sa inyong lahat. At muli ang laging hamon sa atin. We become always cyber missionaries. We evangelize the world through social media. So, please like, share, and follow po ang aming page. At ganoon din po ang aming Instagram at Thought for the Day. At ang karagdagan ng aming YouTube channel, ang TFTD Blessed and Blessing. Okay po? So sa lahat ng ito, sa lahat ng ating paghahanda para sa pagharap sa ating Panginoon, lagi po nating tatandaan, always be blessed and be a blessing. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.